ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makapakita kayo ng kapahingahan sa akin, dahil madaling dalhin ang pamatok ko at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Yeah. Kung kayo po ay may karamdaman, kayo po ay nahihirapan, meron kayong problema na hindi nyo matugunan, hindi nyo mahanapan ng solusyon, kung hindi nyo na kaya, kung wala na kayong ibang malapitan, meron pong tao na nag-aabang, naghihintay lang na siya ay inyong lapitan. Si Jesus yun. Marami kasi sa atin, tayo mga tao, we took matters in our own hands. Kasi gusto natin, tayo yung gumagawa para sa atin. Karamihan sa atin, masyadong mataas ang belief sa sarili, and they do not think of God's help. Ako particularly ay isa sa mga taong mahilig kontrolin ang mga bagay sa sarili kong mga kamay. But some things are uncontrollable. Some things, some problems are too hard for us. Some problems are needed to be put in God's hand. Kasi if not, hindi natin kakayanin. Sabi nila, wala daw problema na hindi natin kakayanin na binibigay ni Lord. Yes, totoo yun. Pero alam din ni Lord na through Him, lahat ng problema, kahit imposible, makakaya mo. Kaya nga minsan, di ba, marami tayong problema, akala natin hindi natin kaya. Well, actually, kaya natin akala na hindi kaya is because akala natin tayo lang mag-isa. Pero sa totoo lang, meron naman tayong mga kasama. Halimbawa, minsan po ako ay nasa college, during my college years, ako po ay nagkaroon ng mga kagrupo sa isang thesis. At ang mga naging kaklase ko, isang medyo hindi masyadong magaling, medyo isang pala-absent, medyo isang hindi halata ng matalino pala, at merong isa na graduating na sana last year pero hindi nakagraduate pa because kailangan niya pang mag-thesis. So yun, ang akala ko imposible kasi feeling ko ako lang yung magaling, feeling ko ako lang ang may utak, feeling ko ako lang yung matalino. Mababa kaagad ang tingin ko sa kanila at masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko. And noong time na hindi ko na kaya dahil feeling ko ako lang ang may karapatang gumawa ng lahat ng group thesis na yon, umiyak na ako. Why? Kasi hindi ko na kaya. At doon ko na-realize na kahit itong mga kasama ko, kahit ganun sila, marunong silang mag-isip. Marunong silang tumanggap ng utos. Marunong silang makipag-teamwork na akala ko dati, hindi. Yun pala, binigay ni Lord yon sa akin para ma-realize ko na everything is not under my control. That I am not alone and I should not live alone. Kailangan ko ng kasama. At dun ko na-realize how important people are. And also, dun ko na-realize how important prayers are. Because when I prayed, Lord, hindi ko na kaya. Tapos umiiyak na ako. Nagdatingan tong mga akala ko hindi magagaling. And, to my surprise, lahat sila magagaling. At napakataas po ng grade namin sa thesis at sa defense. Ayan. Shoutout po sa lahat ng kaklase ko nung college days ko. Ayan. So, bottom line is, do not take matters in your own hands. You are not alone. You have family. You have friends. You have everyone na binigay sa iyo ni Lord. Kailangan mo lang i-recognize kung sino sila. Kailangan mo lang i-recognize nasaan sila. Kailangan mo rin i-recognize na blessing sila na ibinigay sa iyo ni Lord. Marami pong salamat sa panonood.
At thank you po for birthday greeting. Ayan, sobrang late na yung pasalamat ko. And sobrang pong salamat din po sa mga nag-donate. Once again, this has been Kuya Blogero at ako ang brother mo. God bless you.